Tulong po siyempre ng ating magiting na si Jefe, si Santos. Ayan. Siya po ang number one tumutulong sa ngayon sa pakikipag-usap, pati na rin po dahil na napag-alaman niya na maraming page ang naggawa o maraming page na nagawa para sa panawagan sa pagtulong sa ating heroic SG Alchi Paray. Mayan. Ang ating pinaka problema ngayon ay sa dami ng page na nagawa, maaaring kamag-anak, kaibigan, o masasabi natin mga mananapit na tao kay Archie ang gumawa nito or maaari rin hindi na nagmumili ng donation at nagsasabi na i-deposito sa iba't ibang account number na ibinibigay sa bawat page. Meron pang outlaw dyan, yung page yan anyway, i-post natin sa video natin para makita ng lahat. At ang mismong asawa ay inaway pa nila at pinalalabas na siya ang peke. Dahil sinabi niya na kung maaari sana, huwag nang gamitin pa ang picture ng anak nila na matagal nang namatay, na maya pa 2018, hindi siya pinagpala na mabuhay sa mundong ito. So ngayon, ang ating may bahay na si Lian Joy ay buntis muli sa ikalawang pagkakataon. So ngayon, nanawagan ang mag-asawa sa pamamagitan ng DCW News and Rescue ang page po na isa sa kanilang magiging daan po sa mga taong gustong tumulong at sa mga tao pong gustong makibahagi at maging masimpatya sa kanila, na meron din po kami GCash account ng ating kapatid na si Lian. Pwede po namin ibigay yan sa inyo para po ang lahat ng tulong nyo ay pupunta sa kanila ng diretso, hindi po sa amin. Ang DCW ngayon ay ang tanging trabaho lamang ay ang maging daan po ng totoong transaksyon o totoong bagay na kung paano nyo sila matutulungan. Pero number one po, kung talagang gusto nyo silang tulungan, puntahan nyo lamang po sila sa Station 4 ng San Juan na malapit po sa Gate 6 Aguinaldo, 4 kilometers away from Camp Aguinaldo ng Gate 6. Pwede rin po kayo sa Cubao na, kasi sa Cubao yun eh. Pwede kayong kumanan dire-diretso ng pa San Juan. Ang Gate 6 kasi nando pa sa kabila. So, nasa inyo na po yan kung paano kayo makakarating. So, yan lamang po ang aming panawagan. Kahapon po kasama natin at nakapanayam ang mag-asawa sa Station 4 sa tulong po ng ating magiting na hepe na si Sir Santos. Salamat, Sir! At ngayon din po, ako na rin po ay mananawagan sa inyo sa kanilang mga pangangailangan. Ang una po nilang pangangailangan ay ang abogado, na yun po ang aming ginagawa ngayon, ang humanap ng magaling na abogado. Pangalawa, limang kaso ang kanyang kinakaharap. Kami po ay nananawagan doon po sa mga nagsampa ng kaso na kanya pong naging biktima sa hostage po, na sinatawag nating hostage drama na nangyari. Nawa po ay maintindihan at maunawaan natin po ang sitwasyon na naipit lamang ang ating SG Paray, o kung tawagin siya ng lahat ay Paray. Kilala po siya sa buong Green Hills sa security guard at kilala siya sa iba't ibang lugar po dahil sa kabutihan niya. Maraming nagsasabi na napakabuting tao ni Paray. So, yun lamang po ang aming panawagan. Naway, bigyan niyo po ng pagkakataon na makapagbayad po ang mga ang mag-asawang ito sa abogado dahil po sa limang kaso. At ngayon po sa mga nagsampari po ng kaso, kami nakikiusap po din sa inyo na maintindihan niyo po at maunawa-anawa ang nangyari sa sitwasyon kay Paray nung tinanggal siya po. Illegal, actually illegal po ang pagkatanggal sa kanya, na ang sabi lamang ay siya po ay pinagpapahinga dahil na nag-leave siya ng isang
Pagkatapos ng kanyang ipinagpatuloy na ginawang tatlong araw, tapos ginawang... This is illegal, ano po ito, ginawa nila. So, under Department of Labor. So, isa rin po yan sa tinitingnan naming anggulo ngayon na maisampa ang kaso sa labor habang nandoon siya at nililitis. Ngayon din po, bibisitahin natin ang agency ni Paray para po makapanayam ang may-ari. Dahil definitely po, ang mga in charge dyan ay kasabwat sa mga anumalyang ito na isinisiwalat ni Paray. So, purposely tinanggal siya para hindi na siya makapagsalita. Sa dalawang taon, ibig sabihin siya ay dapat regular. So, yun lamang po. Marie Rojas, muli po. DZW News and Rescue.